Hello everyone! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-print ng personal data sheet o PDS. Pero bago natin simulan, siguraduhin muna natin na legit o correct ang PDS na gagamitin natin. Gamit ang Google Chrome, e-type natin sa search bar ang Civil Service Personal Data Sheet. Makikita ninyo sa search results and link galing sa Civil Service Commission kaya matitiyak natin na legit o correct ang gagamitin nating personal data sheet Excel file. Click lang natin ang link at e-download. Ngayon, mayroon na tayong Excel file ng personal data sheet. E-open lang natin ito at click enable editing. Makikita ninyo na apat na pages ang PDS. Page 1. Page 2, Page 3, at Page 4. Ngayon pagkatapos nating i-fill up ang lahat ng page sa personal data sheet, mag-layout na tayo para ma-print natin ito ng maayos. E-highlight lang natin ang part na ating isasama sa pag-print. Click lang natin ang page layout sa taas at choose natin ang margin. Piliin ang custom margin. Lagyan natin ng 0.3 ang top, 0.3 ang left, 0.3 ang bottom at 0.3 ang right side. Siguraduhin din na ang header ay 0.24 at ang footer naman ay 0.12. Tapos click OK. Then, pumunta tayo sa taskbar at piliin ang view at sa baba ay click natin ang page break. Pagkatapos nating piliin ang page break, may makikita tayong blue line, ang ibig sabihin nito ay hindi kasya sa bond paper ang ating PDS. Kaya naman i-edit natin ang size ng ating bond paper at gawin nating long size. Click lang uli natin ang page layout. At sa scale lang sa baba, piliin natin ang fit to one page. Tapos i-click natin ang option sa pinakaibabang parte. Ngayon pwede na nating i-change ang document size, click lang natin ito at i-hover at piliin ang user-defined. Para sa paper width, hindi na natin ito papalitan. Ang paper height na lang, at gagawin natin itong 13 dahil ito ang haba ng long bond paper. Dapat ito ay naka-inch unit din, tapos OK. Siguraduhin din natin na ang quality ay naka-high dahil hindi mababasa ang PDS kung ito ay naka-standard lamang. Tapos click OK, at isa pang OK hehe. Ngayon, tingnan natin uli sa view kung may blue line pa. Good! Wala na! At last pwede na tayo mag-print. At voila! Saktong-sakto ang PDS natin sa long bond paper. Huwag nating kalimutang na gawin ito sa iba pang page ng PDS bago din natin ito e-print. Yun lang po, salamat sa panunood. Please hit subscribe, like and comment sa ating video for more easy tutorial updates. Again salamat sa panunood. God bless.